virtual kwentuhan at kulitan. This is the best time for us to reconnect. There's always a reason to smile. Tough times don't last. Always remember that God is good. Take a break to pause, to relax. Hindi ko mabilang. Ang dami. Carry natin yan. Dahil level up na ang bonding natin online. Stay connected sa mga paborito mong artista. Tuloy-tuloy pa rin po yung process of learning. Kung ano yung theme song nila nung boyfriend niya or girlfriend niya. Got it because may meaning sa akin. Na-addict ako sa pag-bake. Fitness and writing songs. Watch the play and have fun with yung new normal. First, your avocado. Nasaan na? Kamain daw po yung pink na may stud. Pwede siyang tingnan pero masarap. Social distancing. All these and more only on Kapamilya Chat. Kapamilya all over the world, Luzon, Visayas, and Mindanao. I'm Jeremiah and welcome to Kapamilya Chat. Kapamilya, we are now streaming via initsamagdamag.abs-cbn.com/chat and also live na live po tayong mapapanood sa ating official Facebook and YouTube pages, Kapamilya. Grabe, happy Wednesday po sa inyong lahat at isang maulan na Miyerkules. Grabe, I hope you guys are all safe sa inyong mga bahay at syempre sundin po natin ang mga safety protocols pa rin dahil ang kaso po ng COVID-19 ay patuloy na tumataas pa rin. Guys, tulong-tulong tayo for the better days. Kaya naman, stay at home. Kung hindi naman po kinakailangan lumabas, stay at home at sundin po natin ang safety protocols natin. Pero syempre, this afternoon, sagot na namin ang good vibes at energy, source of energy nyo dito sa Kapamilya Chat dahil makakasama natin ang isa sa mga nagbibigay init sa top rating teleserye na Init sa Magdamag. Live here on Kapamilya Chat, let us all welcome Albi Casino! Hello po everybody, kumusta po? Ayan, batiin mo muna mga kapamilya natin. Albi, go ahead. Hello po sa lahat ng kapamilya natin na nandito sa Kapamilya Chat, kumusta po? Ayan na nga, syempre this afternoon Albi, ikaw ba, speaking of rainy season, usually ikaw kapag ka ganitong maulan, ano yung talagang comfort food mo or yung pinagkakaabalahan mo madalas? Wala akong comfort food kasi parang parehas yung kinakain ko araw-araw. So, siguro yung pinagkakabalad ko, parehas lang parang ginagawa ko kasi kahit naman maulan, kahit maaraw, hindi naman tayo pwede lumabas. Totoo. Stay at home pa rin talaga. No? Pero dahil bare months naman na Albi, grabe, nalalapit ng Kapaskuhan. Ikaw ba, before, paano nyo sineselebrate ng family nyo ang Christmas season? Actually, bago magkaroon ng lockdown, yung December 2019, yung buong family ko nasa America kami. So, ang dami namin. Parang 26 ata kami doon. So, yun. Doon kami. Nag-ikot kami. You know, we went to LA, Vegas, the Grand Canyon stuff. Yun. Enjoy lang. Family time, diba? Kasi marami kaming family doon. So, kaming mga nandito. Usually, sila yung pumupunta dito. Pero, noong 2019, kami naman yung pumunta doon for Christmas. US tour pala noong 2019. Pero ikaw, Albi, personally, nasubukan mo ba nung bata ka na mangaruling? Oo, before. Some beses lang ako nagkaruling sa buong buhay ko. Kasama ko yung mga cousins ko. Doon kami sa village namin before sa Leora Grand Villa sa Katipunan. Tapos, hindi ako natutuwa eh. Bakit? Naglalakad kayo. Pag doorbell nyo, ang tagal. Minsan walang sasagot. Pag sinabi pwede magkaruling, hindi naman, sasaran lang kayo ng pintuan. Kasi malalaki yung mga bahay, malayo pa. So, parang yung isang bahay, pagkatapos namin magkaroling, sabi nung kasambahay doon na, wala po kasi yung mga amo namin eh. Pero ito, so namigay sila ng mga chocolate. Wow. Ganun. Eh, yung mga pinsan ko, hindi sila pinapayagin kumain ng chocolate. Eh. So, kinuha ko na yung chocolate, umuwi na ako. Nauna na talagang umuwi dahil may chocolate naman na. Oo, goods na ako. Di simple jokes, di ba? Tapos para the next day, nagpapakita sila may 40 pesos sila. Nakauwi ako limang Hershey's. Ano ba? Isang Hershey's pa. Parang mas mahal yung Hershey's ano? Yata. Di ba? ikaw umuwi na may chocolate, sila umuwi na may 40 pesos. Di 40 pesos. Di na, talo kayo. Grabe, nakakamiss yung mga ganong pagkakataon. No? Pero ang hassle nga, no, yung mga pag talagang sa malalaking bahay nangangaroling, talagang it takes a while bago mapansin. Parang makakailang kanta muna kayo bago marinig. No?
Grabe, pero sana in time magawa pa rin ng ating mga kapamilya, lalo ng mga kabataan, no, na talagang stay at home, pero in the future for sure magagawa pa rin 'yan. Pero ito na nga, Albie, pag-usapan na natin ng nalalapit na pagtatapos ng init sa magdamag. Grabe, congratulations, dahil mula sa simula up until this moment, talagang yung mga kapamilya natin kinakapitan ang teleserye nyo. Anong masasabi mo dito? Una-una, gusto ko magpasalamat sa lahat po ng boss natin sa ABS na kinuha ko dito sa show na to. Sobrang grateful po ako sa experience na nakapag-taping ako during this lockdown. Alam mo yun, na-experience ko yun. Pag pwede ko ikwento sa mga apo ko yun, sa mga anak ko. And diba, of course, maraming salamat din sa lahat ng production ng Init sa Magdamag, Direk Ian, Direk Raymond, diba? And sa lahat ng mga co-stars ko, na lahat ng mga nakasama ko sa Init sa Magdamag, salamat po sa inyo lahat. Pero ikaw personally, Albie, ano na yung pinaka namimiss mo or pinaka mamimiss mo sa set ng Init sa Magdamag? Siguro yung ano, yung gym. Kasi naandawa kami din ng gym eh. Lahat kami nagdala ng konting gamit, tapos iniwan na namin doon. So alam mo yun, free juice for kahit sinang pwedeng gumamit. Nandun lang siya. Yun, yun talagang pinaka mamimiss ko. Kasi lagi kami kasama doon. Kumbaga, mas mamamotivate ka mag-workout kasi may mga friends ka na makakasabay, di ba? So, madalas nga yung nangyayari. Lagi nangyayari sa akin. Kasi tambayan din yung gym na yun eh. So, tumatambay lang sila doon kasi ako lang yung nagbubuhat. Pero di ba? Nagkasama ako doon. Oo. Hindi ka alone at talagang present sila, pero ikaw nga lang talaga yung nag-workout. Pero learnings, Albie, sa kwento ng Init sa Magdamag, ano yung learnings mo? Siguro yung number one is na sobrang importante talaga ng pamilya, no? Like, kung tinignan mo yung Init sa Magdamag, parang family talaga ang root ng lahat eh. Diba? Yung nangyari kay Peterson, yung kaya siya nababaliw is gusto niya lang naman magkapamilya eh. Diba? Gusto niya bigyan ng pamilya si Rita. Ganun. Tapos si Rita naman, parang ano yung kinakapitan niya? Diba? Yung family niya, kami ni si Raymond tsaka si Maggie, which, diba? Kasi yung term na family, hindi lang naman yan blood related eh. Alam mo yan. Meron akong family members na hindi ko talaga sila blood related, pero tita-tita ko na sila, yung mga anak nila, pinsan ko na. You know, I mean, yung ibang friends ko na nakilala ko nung 13 pa lang ako, you know, I mean, 15 years ago, pamilya ko na yung mga yan. Diba? So, yun talaga, like, makikita mo talaga kung gaano kalaking bagay yung pamilya. Family talaga. Family is love, ika nga natin, di ba? Pero sa character mo, kay Raymond, ano yung natutunan mo sa kanya? Yung natutunan ko sa kanya is yung nakita ko kung gaano valuable naman din talaga yung, alam mo yun, meron kang tight-knit group of friends, di ba? Alam mo yung sinabi na quantity over quality. So parang, napansin ko lang is yung bata kami, yung mga isa na ang dami namin naging kasama, pag yung tatlo, may ibang tao lagi, lagi nasa parties and stuff. Tapos hanggang sa tumanda na, madalas kaming tatlo na lang yung magkasama sa eksena. Kasi nga, di ba, you want the quality friends. Mm-hmm. You don't need the quantity talaga. Quality talaga. So, na-realize ko yun, ngayon na older na ako, di ba, nung bata-bata tayo, dami mo lang nakakasama, dami mo lang friends. Pero ngayon, it's, diba, a close few na lang, pero yun talaga yung group mo. Kumbaga yung solid at talagang totoo sa'yo, yun ang mahalaga talaga sa mga pagkaibigan, diba? Pero sa mga co-actors mo, especially kay Kate and kay Yam, ano yung learnings mo na natutunan mo sa kanila? Marami ako natutunan sa kanila eh. Like, siguro kay Gerald, nakuha ko yung work ethic sa kahit anong oras ka kinol sa set, tapos natapos ka sa set, talagang nagbubuhat pa rin siya eh. Like, he goes through workout. So, nakuha ko kay Gerald yun. Tapos, kay JM, marami rin akong natutunan sa arts eh. Alam mo yun? Very artistic talaga si JM. And he made me realize a lot of things na may isa siyang sinabi sa akin na pag bumuo ka ng character, kasi ganun yung artista eh, pag may role ka, binubuo mo yung character, binubuo mo yung backstory, binubuo mo yung personality niya, itsura niya. Pag bumubuo ka ng character, so sa 100% ng character, kung 30% nun, hindi ikaw, nagsisinungaling ka eh. So kailangan mo talaga ipasok yung sarili mo sa character. So alam mo yun,
hindi ko masyado inisip yun. Before dati, gumagawa lang ako ng character, ina-act out ko lang. Ngayon, doon ko natuto kay Jenny, like, ipasok ko yung sarili ko sa role. And then, itong natutunan ko kay Kuya Boom Labrusca is, di ba, parang we need to be more in the moment. Enjoy ko daw yung moment more. Alam mo yun. Parang kasi masyado daw yung utak ko, masyado nasa next eh. Parang, oh, pagkita sa ihit, anong next na gagawin ko? Anong next na gagawin after this? Next na pagkatapos na. So, minsan daw, pag gano'n, nakakalimutan natin enjoy yung nangyayari ngayon. So, yun, pinapractice ko hanggang ngayon. So, thank you, Kuya Boom. Grabe, nakakatuwa na hindi lang talaga pamilya ang nabuo, kundi ang dami mo rin natutunan mula bawat isa sa kanila. At yun talaga ang mahalaga, learnings natin in life. Pero, if you were to give a message to your character, kay Raymond, anong parang pa-farewell, goodbye message mo sa kanya? Maraming salamat, Raymond, dahil alam, hindi ka lang naging comedic relief sa init sa magdamag, pero pati sa buhay ko, alam mo yun, napagaan mo yung 6 months na habang ginaganap kita, napaagaan ng buhay ko yung 6 months na yun. So maraming salamat sa iyo, Raymond. Grabe na. Pero ito, Albie, given a chance na kumbaga mag-switch roles from the cast of Init sa Magdamag, kaninong role yung talagang gusto mong i-portray? Yung parang, sana magampanan ko to in the future. Maganda yung role ni Kuya Boom. Alam mo yun? Okay yun. Yung role ni Nico, si Simon, okay din yun. Pero kasi parang comedic relief din. Oo. Pero straight naman. So, kasi first time ko mag-play ng comedic relief sa soap eh. Usually, yung sa ginaganapan ko before, never naman tatawa yung mga character ko eh. So, alam mo yun, it's nice na ngayon nagagawa ko yun. Kasi ganoon ako sa totoong buhay. You know? I like to... Good vibes. So, yung magtatawa ng palagi. Pero Albie, ikaw personally, saan ka mas na-challenge? Kasi noon nga sa Los Bastardos, talagang seryoso yung mga characters. Paano, saan ka mas na-challenge yung gumawa ng mga parang heavy roles or yung mga ganitong light and fun characters? Siyempre, di ba, like, if we're being technical, mas mahirap talaga umiyak kasi tumawa. Pero, hindi kasi ganun yung tingin ko sa script, alam mo yun, parang hindi kasi sa, magtatawa ako dito. Hindi siya ganun eh. Depende rin sa material na binibigay sa'yo. So, alam mo yun, parehas lang yung process eh. So, di ba, you put yourself into the role, hindi mo siya ina-arte kasi feeling ko kaya rin gumagana yung si Raymond kasi pag pinapanood mo yung mga eksena, hindi naman comedic yung scenes eh. Like, it's like, di ba, for example, yung nanganganak si Yam. Like, that's an intense scene going on. Pero, nakakatawa pa rin. But si Raymond, yung ikaw yung tarantang-taranta, di ba? And, di ba, I wasn't, hindi ako nipapatawa doon. Mm-hmm. I wasn't trying to be funny. Di ba, hindi ko iniisip sa utak ko na, comedy yung banat ko dito. Hindi, ganun. Naging natural lang ako doon. Yes. I was just true to the character. Di ba? And yun, maganda yung kinilabas. Kumbaga, it comes out naturally na lang yung pagiging fun and light ni Raymond sa eksena. Mm-hmm. Kasi ganun siya eh. Raymond is, di ba, fun and light. So, lumabas lang talaga. Exactly. Pero top 3 most favorite scenes mo sa Init sa Magdamag? Siguro una na yon yung birthing scene, yung nanganganak si Yam. Isa din yung nasa Lamaz kami, yung birthing class. Mm-mm. Yun, gustong-gusto ko yun. Pwedeng number 1 yun. Tapos, siguro yung isa yung nag-group date kaming anim. Si Maggie, Simon, Tupe, Rita, Paolo, and Raymond. Yun. Kasi parang, alam mo yun, sa buong show, yan lang yung time na nag-enjoy talaga yung tatlo. Si Maggie, Rita, and Raymond. Yan. That was the only time we're some. And then, it's right before, I don't know, basta, you know what I mean? Ang parang natuwa ako sa eksena na yun for the characters. Alam mo yun, like, they deserve naman nila yun. To be happy, talaga mag-enjoy, diba? Pero bukod sa mga nabanggit mo, yung kumbaga most favorite scene mo sa Init sa Magdamag, kahit yung kumbaga wala ka sa eksena ng yun, talagang kinapitan mo. Hindi ko pwede sabihin, hindi pa siya umayari. Ayan, sige, abangan. Huwag na nating ituloy, Albie. Abangan na lang ng ating... Oh, no.
Grabe. Pero ito na nga, discoveries mo sa ating mga cast, kila Yam, JM, Gerald, na pwede mong i-booking sa ating mga kapamilya. Si Gab Lagman, ang last sa Chichirya, sobra. Yun, pag nag-taping kami, ang dami. As in, para siyang Santa Claus, ang laki ng bag na dala niya, tapos puro Chichirya lang yung laman. Tapos katabi ko pa siya ng kwarto, so sira yung diet ko talaga. Tapos si Kuya Bunduag sa gabi, takot sa mga naniniwala sa mga mumu-mumu. Nagtatapon ng asin doon. Well, actually, madami sa kanilang ganun. Si Alexa, takot na takot din sa mumu doon. Hindi talaga ako naniniwala sa mga ganun. Diba? Kasi yung location nyo, di ba yung parang ano nyo, sa may bakasyonan, medyo may mumu daw. May mumu daw. Sabi ko sa kanila, tinan mo, lahat ng naniniwala sa mumu, yan lang yung nagpakita. Diba? Sa kanya, sakit, di ako naniniwala. Di ba nagpakita sa akin? Diba? Ayun lang. Kay Yam. Si Yam, malakas na yung chumichiria yan si Yam. Eh. Oh, ano rin siyang mga snacks. Si Jet, sobrang lakas mag-soft drinks. Grabe. As in, sinasabihan ko siya na, bro, alam mo, hinirita ko siya one time, sabi ko, kung tinigilan mo yung soft drinks mo, mas maganda pa abos mo sa akin. Ginagano ko siya. Grabe, no? Adidas, soft drinks, mga ano, iced tea, may ganun si Jay. Oo, may laka siya sa ganun. Pero kung bagay... Nagulat ako si Jay, parang hindi natutulog ata. Bakit? Dahil ba to sa work, focus sa character? Oo, oh, sobrang focus ko sa work. After namin after mag-work, nagba-basketball kami, tapos magbabasa pa ng script yan, magpapakain muna siya, magbabasa pa ng script. Tapos, pagdating namin sa set, parang nagtatanong siya, napanood mo ba ito? Napanood mo? Paano ako pa nakakaroon ng time manood? So, wala, after ko magbasa ng script, parang ipa-play ko lang. Kung natutulog ka ba? So, oo naman, dude, mga 3 hours. Sabi ko, ay, grabe, 3 hours. Pero sobrang galing niya mag-manage ng time kung gano'n, no? Kung lahat talagang naisisingit niya. Grabe yung dede. May narinig ako na parang may mga taong gano'n daw talaga. Kunyente niya sa akin, si Senator Manpacquiao daw, hindi rin daw natutulog. Tsaka may kilala din ako na guy na sobrang dami niyang ginagawa, hindi niya daw kayang matulog. Sabi ko, ano, hindi mo kayang matulog. Siguro kumbaga pagka wala silang ginagawa, hindi pa rin sila nakakatulog kasi feeling nila may dapat silang gawin. Yung parang gano'n, di ba? May isang actor ako na sinusundan sa States sa isang series na pinapanood ko. Sabi niya may ganun daw eh. May gene abnormality sa ibang tao na hindi daw nila kailangan natulog talaga. Grabe, no? Pero napakauhusay ng mga nabanggit talaga. Ito na nga, Albi, invite mo na ang ating mga kapamilya na patuloy natutukan ang init sa magdamag sa nalalapit nitong pagtatapos. Go. Yun na nga po. So, last week na po ng init sa magdamag ngayon. Sana po ipagpatuloy natin ang suporta. So yun, mga kapamilya, mga ka-A to Z, kapatid at ka-WE TV, maraming salamat sa pagsuporta, sa pagsama nyo sa amin simula umpisa hanggang sa huling buga ng Init sa Magdamag. Mapapanood ang huling linggo ng Init sa Magdamag, ang Init the Final Blow. 9:20 po yan sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Jeepney TV, A to Z, Channel 11 at TV5. Mapapanood na din ngayong gabi ang final episode ng Inig sa Magdamag sa on iWant TFC at WE TV iFlix. Maraming salamat po mga kapamilya. Ayan na nga, grabe. Sobrang daming ways para mapanood ang Init sa Magdamag at nakakatuwa. Sobrang daming platforms sa yun na nga, pwedeng mapagpanooran. Kaya naman, kapamilya, patuloy natutukan ang Init sa Magdamag. At syempre, abangan pa natin ang mga eksena ni Raymond dito. Yan na nga, eto, mag-shoutout muna tayo sa ating mga kapamilya nanonood live na live, Albi. Sabi ni Rose Ann Manlangit, pa-shoutout po, please, parang awa nyo na po kahit isa lang. Ay, eto na nga, hi Rose Ann, shoutout po sa'yo, I hope you are safe. At eto pa, pa-shoutout from Davao City si J. Ann Marfil, from Binangonan si Mika. Eto, watching from Bulacan si Nerisa. Eto, oy, from California, watching si Imelda Gilio. Guys, thank you so much po sa panonood. Eto, sabi ni Elias Amatonding,
Hi bro, malapit na matapos ang huling linggo sa init sa Magdamago. O nga, ayun na nga. Siyempre, patuloy niyong panoorin ang teleseryeng ito at abangan pa natin kung anong pangaba ang mga susunod na projects ni Albie. Pero hindi pa tayo dyan natatapos mga kapamilya. Nako, para sa ating mga Facebook Live viewers, guys, lipat na po kayo sa ating official website or pwede rin sa ating YouTube channel na ABS-CBN Entertainment dahil eto magpapa-house tour daw si Albie. Kaya naman, kapamilya, lipat na and we'll see you guys there. Bye, Facebook Live viewers! Yan na nga, Albie, we are still live. Dire-diretso na tayo. Wala nang commercial gap tayo. This time around, eto na, ang pinromise natin sa ating mga kapamilya, ang iyong house tour. So, as a vlogger na to, Albie, go ahead. So, let's go, guys. Una kong ipapakita sa inyo ang aking dining slash living slash gym slash office. So, ito, dito ako kanina. Oh, paano ibalik rin yung cam? Yun, dito ako kanina nakasetup. At dahil mababa, kapag nakaupo ako dito, naglagay ako ng phone stand. Lol. Oh, so, ito na nga yung aking parang dining area slash tambay spot pagkasama ko ang mga kaibigan ko. Meron akong wall dito. At dito ko rin sinushoot ang aking podcast na Stallion Talk. So, yun nga. Follow my YouTube, guys. Check out the podcast. So, yun. Meron akong mga gamit dito kasi salamin to eh. And kapag nagsushoot ako, hindi ayaw ko makita yung mga cameraman and crew. So, tinakpan ko siya and ayaw ko na siyang tanggalin. So, ito yung mga ibang posters ko ng movies ko. First Gino Santos film yan. The Animals. Oh, kasama ko dyan si Patrick Sugi, Don Belagot. Another Regal film with Lovey Poe and Paolo Avellino. Ito, housewarming gift sa akin to. Gift sa akin ni JM De Guzman, who used to live in this condo. Star Award nomination. Uy. Ito, galing sa Lasal Green Hills pa to eh. Hindi ko alam paano umabot sa bahay ko to. Ito, Manhattan Film Fest Award. This is Gawad Tanglaw. Ito, painting from my parents' house. One of my favorite paintings from their house. And diba, my mom was nice enough to give it to me when I moved here. Tapos, dito naman, mga sapatos ko lang. You know what I mean? Yung mga mahal, nasa box. Yung mga sakto lang yan dito. Ayun na nga, diba? Doon malalaman kailangan, eh. Kailangan ipakita yung box. Ito, hindi ko alam kung bakit ako meron ganito, pero favorite decoration ko siya sa bahay. Taurus kasi ako eh, so meron ako ganito. Ito, my grandma's very religious. Binigyan niya ako ng mga blessed crucifix and stuff. So, like, I keep it there. Dahil saan niya. And my favorite part of the house, ito, entertainment section muna. Ito, this is my PlayStation TV. Ito na, ang aking paboritong part ng aking bahay. You know what I mean? Itong heavy bag bigay sa akin ni JM din dahil siya yung dati nakatira dito. Sabi ko sa kanya, iwan niya na yan. And akin na. So, yun na nga. Ito ang aking weight. Konti lang yan. But you don't need a lot of weight. Di ba? Grabe. Okay, wait lang. Boom. So, ito naman yung kitchen. Hindi ko na kayo papasok kasi may mga stuff pa ako dyan. Ito, gusto nyo pakita yung laman ng ref ko? Wala. Itlog lang talaga. Ayun na nga, diet kasi talaga, diba? Kasi ito yung manok. I'm keeping it out for later. So, pasok kayo sa room. And wala masyado. It's not much in here. I fixed the bed. Because I knew you were gonna go out. Diba? Kung hindi yung gym yung favorite part ko sa bahay, ito. This is probably where I spend the most time. Boom. Dito ako nagdodota and stuff. This is where the magic happens. Pero Albie, ikaw ba? Nag-i-stream ka din ba? Hindi ako nag-stream eh. Kasi banu pa ako eh. Nahihiya ako. Papalakas pa, pero in the future, di ba? Maybe. Nahihiya pa. Extreme. Banu eh. Pero ito, Albie, kung may spot dyan sa bahay nyo, sa place mo na gusto mong iparenovate or mas pagandahin pa, saan yun? Ito lang yun. Gusto ko maglagay ng pull-up bar dito.
Yan lang. Work pang workout pa din, diba? Or ito rin, actually. Gusto ko maglagay ng maliit na basketball court dyan. Tapos mag-drawing ako ng mga three-point line dito. Para lang pwede kami mag-basket ng mga kaibigan. O, diba? May dakdakan dito. Grabe, no? Kumpletong-kumpleto na yung bahay, no? May gym sa loob. May magkakaroon pa ng basketball ring. Grabe. Dito talaga ako lumalabas ng bahay. Taong bahay. Legit, diba? Kaya ako yung pag-upet, o. Taka-bahay ng boko. Pero sino na ba yung mga celebrities na nakapunta dyan? Tumambike, nakasama mong mag-workout? Nabanggit mo si JM kanina. JM, neighbor ko pa rin siya hanggang ngayon. He lives upstairs lang. So, madalas siya nandito. Si, yun nga, sinashoot ko kasi yung podcast ko dito, eh. So, marami akong guests na nakapagpunta na dito na artista. For example, si Dablagman, nag-guest na siya dito. So, nakapunta na siya dito sa place ko. Si DJ Rami Bitong, you guys know him. Ria at Ida will gagawa kami ng mag-shoot kami soon. Si Alexa Ilacad na nasa init sa magdamag din. Kapit-bahay mo lang din siya. So, schedule ko siya para mag-interview dito. Ayan na nga. I-invite mo sila, Albi, na i-subscribe ang iyong YouTube channel. Go ahead. Yun nga, guys. So, meron akong YouTube channel. Albi Casino lang sa YouTube. Hanap na naman. I have like 2 vlogs there and a few episodes of my podcast called Stallion Talk. So, sana po mag-like and subscribe po tayo. Panoorin natin yung mga content. Thank you po. Yan na nga, i-subscribe natin. Mag-subscribe tayo sa YouTube channel ni Albi at panoorin natin at pakinggan din natin ang kanyang mga podcast diyan. Pero eto, Albi, sabi, may nag-comment, in fairness, malinis yung kwarto. Ikaw ba, personally, OC ka ba yung talagang gusto mo lagi lahat, organized lahat, malinis? Hindi talaga, naginis lang talaga ako dahil sa house tour. Pinaghandaan naman pala talaga. Pero hindi rin naman siya super dumi. Mm-hmm. Sakto lang. Sakto lang, madumi lang, hindi super dumi. Ayan na nga, grabe mga kapamilya. Ito, ang dami pa rin nanonood. Sabi dito ni Helen Alarba from Riyadh, Saudi Arabia. Nanonood siya. Nako, guys, ito na nga. Si Vigil Vance. Ang gwapo ni Albi Forever Cash. Nako, muntik ko pa mabasa yung una niya sinabi. Pero ayan na nga. Vigil, thank you so much sa pagtutok mo. Albi, again, thank you so much for joining us. And i-invite mo li ang ating mga kapamilya na panoorin ang last few episodes ng Init sa Magdamag. So, ayun na nga po. Una-una, maraming salamat for having me here on Kapamilya Chat. And sa lahat po ng mga kapamilya natin na nanonood, last week na po ng Init sa Magdamag. So, pagpatuloy ang pagsuporta, maraming salamat sa lahat ng sumuporta from the start. And yun nga, mapapanood ngayong gabi ang final episode ng Init sa Magdamag on iWantTFC, WeTV, iFlix. So yun, maraming salamat po mga kapamilya. Thank you for that. Ayan na nga mga kapamilya. Again, tutukan po natin, patuloy na tutukan ang Init sa Magdamag. Abangan pa natin kung ano pa nga ba yung mga matitinding eksena dito sa teleserying ito. At syempre, itag din natin si Albi kapag pinapanood natin ang Init sa Magdamag. Nako, kapamilya, thank you so much po sa lahat ng sumama sa atin from the very start up until this moment. Sa mga nagpapa-shoutout, guys, thank you so much for sending your Facebook stars, YouTube superstars. Maraming salamat po. Kapamilya, pray always, love one another, and if you can help and share, do it. At lagi po nating tatandaan na mas okay pag nakamask. And also, guys, stay dry and safe dahil sa bagyo. Nako, ingat po tayo mga kapamilya. Tulong-tulong at talagang better days are coming. Let's claim it to our God talaga. Again, this has been Jeremiah with Albi Casino. And we'll see you guys next time only here on Kapamilya Chat. Bye everyone and stay safe. Stay dry everyone. Kapamilya Chat.